ang ating mundo ay binubuo ng halos 70% ng tubig. Kung kaya't malamang marami pang species ng pating ang hindi pa nadidiskubre. Heto ang ilan sa bibihirang pating na marahil ay ngayon mo palang makikita. Megamouth shark, isang uri ng deep water shark na bibihira lang makita ng mga tao. Ang megamouth shark ay isa sa tatlong klase ng filter feeding shark, katulad ng whale shark at basking shark. Ito ay ang pinakamaliit sa tatlong uri ng pating na kumakain sa pamamagitan ng pagsala ng mga plankton. Una itong nadiskubre noon pang 1976. Ngunit hindi ito karaniwan punteriya ng mga mangingisda. Subalit, kung sakaling aksidente itong mahuli sa mga pangisdaan, ay ibinebenta nila ito. Wala pang sapat na pag-aaral ang mga scientist kung paan pangangalagaan ang mga ganitong klase ng pating. Goblin shark, isa pang bibihirang klase ng deep sea shark ay ang goblin shark. Ang mga uri ng ganitong pating ay nakatira sa mga mabababaw hanggang sa kailaliman ng karagatan na may lalim na hindi bababa sa 4,000 feet. Kadalasan ay tinatawag din itong buhay na fossil. Base sa pag-aaral ng mga scientist, ang mga ganitong uri ng pating ay pumupunta lamang sa mabababaw na parte ng dagat tuwing hating gabi at halos ginugugol ang kanilang buhay sa dilim, katulad na lang ng iba pang lamang dagat. Subalit wala pa silang karagdagan kaalaman patungkol sa pag-uugali ng pambihirang pating na ito. Frilled shark. Ito na siguro ang marahil ang pinakanaiibang itsura ng pating sa ating listahan. Kung kaya't kilala ito sa kakaiba nilang itsura, katulad ng iba pang isda na nakatira din sa kailaliman na bahagi ng dagat, sanay mamuhay ang mga ganitong klase ng pating sa madilim at malalim na parte ng dagat. Ang mga frilled shark ay isa lamang sa natitirang species sa kanilang partikular na kamag-anak. Maaaring matagpuan ang mga ganitong uri ng pating sa Pacific Ocean at buong Atlantiko. Hindi rin ito itinuturing na mapanganib sa mga tao. Helicoprion shark. Tulad ng iba pang mga isda, isa ang Helicoprion shark sa mga pinaniniwalaang nakaligtas sa panahon na tinatawag na Great Dying, na pinaniniwalaang pumatay sa halos 96% ng mga species ng dagat sa buong mundo. Isa ang mga species ng Helicoprion shark sa mga nanganganib ng maubos dahil sa paghuhuli ng napakaraming bilang nito ng mga commercial hunters. Kakaiba ang itsura ng mga ngipin nito na hindi mo maihahalin tulad sa iba pang mga pating. Mas maihahalin tulad pa ito sa isang lagari. Ang mga Helicoprion shark ay kilala mula sa Hilagang Amerika, Silangang Europa, Asia at pati na sa Australia. Treasure shark. Matatagpuan ang mga treasure shark sa mga tropical na karagatan sa buong mundo. Ayon sa World Conservation Union, mayroon tatlong uri ng treasure shark na naitalang nanganganib ng maubos mula pa noong 2007. Ang mga treasure shark ay may naiibang katangian na kung saan ay kaya nilang gawing sandata ang kanilang mahahabang buntot laban sa kanilang kalaban. Hindi agresibo ang mga ito. Gayunpaman ay kinakailangan ng ibayong pag-iingat sa mga ganitong klase ng pating. Ito ay kayang lumangoy sa bilis na 30 miles per hour. Kaya din nilang tumalon mula sa tubig. Isang pag-uugali ng isda na tinatawag na breaching. Bamboo shark.
isang uri ng carpet shark, ang mga white-spotted bamboo shark. Sila ay sumusukat ng halos 1 metro ang haba, kung kaya't medyo may kaliitan ang mga ito. Sila rin ay nocturnal. Ang mga bamboo shark ay hindi mapanganib sa mga tao at kadalasan ay ginagawa pang alagang hayop para sa mas malalaking home aquarium. Karaniwan silang tinatawag na long-tailed carpet shark dahil sa kanilang napakahabang buntot na mas mahaba sa kanilang katawan. Kumakain ang mga ganitong uri ng pating ng iba pang invertebrate at maliliit na isda na nakatira sa mababaw at mainit na tubig. Angular rough shark. Ang bibihirang pating na ito ay pinaniniwalaang isang malas na uri ng pating kung saan ay maniiulat na ang mga mangingisda ng Mediterranean ay pinakakawalan at ibinabalik kaagad-agad ang mga ito sa karagatan kapag aksidenteng mapasama ang mga ito sa kanilang lambat. Meron lamang maliit na bilang ang mga pating na ito na kadalasan kumakain ng mga bulate, crustaceans, at mollusks. Ang pangalan naman nito ay base sa kanilang matulis na ulo at palipik. Horn shark. Ang mga horn shark ay isang endemic sa baybayin ng kanluran at hilagang Amerika mula sa California hanggang sa Gulf of California. Sila ay kabilang sa mga species ng bull shark. Kilala ang mga uri ng ganitong pating na kayang mabuhay ng hanggang 25 years pero maaari silang mabuhay hanggang sa 50 years. Kakaunti lang ang bilang na aksidenteng nahuhuli ang mga pating na ito. Subalit, inihahagis rin pabalik sa dagat ng mga ibang mangingisda. Ngunit sa ibang bahagi ng lugar, tulad ng California at Mexico, ay isa itong delicacy at ang mga natitirang tinik nito ay kadalasang ginagawang alahas. Angel shark. Karaniwang naninirahan ang mga angel shark sa mabuhanging dagat at karamihan sa mga uri nito ay kayang lumaki mula 1 metro hanggang sa 2 metro. Ang ilang nahuhuling angel shark ay kadalasan may deformity. Isang sanhi dito ay ang kadahilanan sa genetiko. Hindi bababa sa 202 mayroon ang species ng angel shark sa dagat Pasipiko. Ito ay hindi itinuturing na mapanganib sa tao. Subalit kilala sila dahil madalas ay nangangagat sila ng mga scuba divers kung halimbawang sila ay nakakaramdam ng panganib. Basking shark. Pumapangalawa ang mga basking shark sa pinakamalaking nabubuhay na pating sa mundo bago ang whale shark. Kabilang din sila sa mga filter feeding shark gaya ng megamouth shark at whale shark na kumakain ng mga plankton. Dahil sa laki nito at sa gana sa mapagkukunan ng pagkain tulad ng shark fin at shark liver oil ay maraming nanguhuling mangisda dito. Subalit ang mga basking shark ay nangangamba ng maubos na kadalasan makikita sa mas malalim na parte ng tubig. Gaya ng kamag-anak nitong whale shark, sila ay hindi rin agresibo at kilalang hindi umaatake ng mga tao